Hi guys! Welcome back! Para sa video natin today, i-share ko sa inyo kung magkano ang nagastos namin sa Thailand. Mula pag-alis namin dito sa bahay hanggang sa makabalik kami. Hanggang sa huling sentimo, ayan, sasabihin ko sa inyo. At pag-uusapan din natin ngayon yung mga importante, yung mga dapat yung malaman kung kayo po ay magta-travel sa Thailand. Wala nang paligoy-ligoy pa, umpisahan na natin. Medyo pupunta ako dito sa side na to dahil dito ko ilalagay yung mga presyo. Nag-Thailand kaming mag-asawa nito lang po, January 26 to 29. Ang mga requirements, ang hinanap po sa amin sa NAIA bago kami makaalis ay ang passport at Vaxcert PH. Sa Thailand po, walang hinanap sa amin. Nung pauwi naman from Thailand, wala din pong hinanap sa amin. Sa check-in nga, ang hinanap lang sa akin ay passport. Pagdating naman po ng Pilipinas, ang importante lang po ay yung e-travel QR code. I-scan lang po nila yon, tapos ayun na, okay ka na, pwede ka nang pumunta ng immigration. Yung e-travel po ay dating One Health Pass, ayan. Yan yung parang kumbaga itatanong sa'yo yung mga information mo, pangalan mo, passport number, kung kailan yung first, pati na rin yung second dose mo. Yun lang po ang importante ha, hindi po kailangan na may booster pabalik ng Pilipinas or kahit na pag-alis papuntang Thailand, hindi po kailangan na may booster ka. Nung nasa immigration po pala, nabanggit ko po ito doon sa kauna-unahang vlog namin ng Thailand, kay Bri wala namang masyadong tinanong. Ako po, tinanong ako kung pharmacist daw ako, saan ako nagtatrabaho, kung buong family ko daw ba yung kasama ko, sino daw yung kasama ko, at kailan yung balik ko. Pag-usapan na natin ngayon, yung mga gastos, unahin natin sa airfare. Sumakay po kami ng Cebu Pacific, 18,881.86. Round trip na po yun para sa amin ni Bri. Round trip din po yung seats. Bumili din po ako. Tapos yung baggage naman, ang binili ko lang po yung pauwi. Kumuha po ako ng isang 20 kilos na baggage. Yun. Lahat na yun kasama po dun sa 18,800. Pagdating po sa airport ay meron tayong babayarang travel tax. Pwede nyo rin naman itong isabay kapag bibili kayo ng ticket. Yun nga lang nung nagtry ako sa Cebu Pacific, meron siyang processing fee. Basta meron siyang fee na 200 pesos. Kapag kasi nabay mo siya doon sa pagbili mo ng ticket, yung pagbabayad ng travel tax. So sabi ko, wag na lang. Doon na lang kami sa airport magbabayad. 1,620 per person. Dalawa po kami ni Bri. 3,240 po ang binayaran namin sa travel tax. Sa accommodation naman, sa hotel po. Doon po sa pinagstayan namin, yung Cloud9 Lodge Hotel. Doon din po kami nagstay noong unang Thailand namin. Sobrang okay po ng service nila. Kaya binalikan namin sila. At mura pa. Sa 3 days at 2 nights po namin, ang binayaran lang namin ay 2,677.76. 2,677.76. Napakamura po noon kung ikukumpara po natin sa iba. Hindi siya ganun kagarbo, pero okay na okay po iyon. Okay yung staff, mabait sila. Location-wise, sobrang ganda. Paglabas niyo po, ayan na. Ayan na ang Pratunam Market kasi sa Pratunam area po siya. Galing po sa airport, papunta doon sa hotel namin, sumakay lang kami ng Airport Rail Link o yung ARL. Pagbaba po namin ay naglakad lang kami. Pabalik naman po, naglakad lang din kami, tapos sumakay ng Airport Rail Link. Isang sakay lang. Sa BTS naman, hindi siya ganun kalapit, pero kayang-kaya pong lakarin. Kasi kami, nung nagpunta kami ng Chatuchak, naglakad lang din po kami papunta, tapos nag-BTS na kami. Pabalik naman, nag-BTS kami, tapos naglakad na ulit kami pabalik ng hotel. Wala pong deposit na hininge sa Cloud9 Lodge. Nung huling araw namin, ang flight pa namin ng madaling araw, nag-checkout kami ng 12 noon, tapos, iniwan lang namin yung gamit namin sa lobby. Okay naman, nandun lang siya. Ang daming maleta doon. Safe naman sila. Ang check-in time po pala ay 2 p.m. Pero kunwari, dumating kayo doon ng mas maaga. Tapos, ready naman na yung room. Papakyatin naman nila kayo agad. Ang next naman na gastos natin ay ang SIM card. Kumuha po kami ng SIM card sa Klook. 326 pesos po siya. Pero dahil meron akong Klook points, 194 dahil sa previous booking namin, ang binayaran na lang po namin ay 132 na lang. Yung SIM card po na yun ay may validity na 15 days. So, kung mas matagal pa yung pagsustay nyo, okay na okay yung SIM card na yun. Nakakapag ano din, hotspot. Ayan. Lagi ako naka-hotspot kay Bri kasi isa lang yung SIM card na kinuha namin. Next ay insurance, 1,576 para sa amin dalawa ni Bri. Hindi po ito hinanap. Hindi siya hinanap doon sa Pilipinas, hindi rin hinanap doon sa Thailand. Pero alam nyo guys, first time namin na mag-travel na kumuha kami ng insurance
ni Brian, iba yung pakiramdam. Yung insurance po, choice nyo naman kung gusto nyo kumuha. Lalo na kung hindi naman required sa ibang bansa, diba? Sa bansang pupuntahan nyo. Pero iba po yung nabibigay na peace of mind kapag po may insurance. Yung pinagkuhaan po namin ng insurance, ilalagay ko po yung link sa description box. Next po ay ang pocket money. Meron po kaming dalang $500. Nasa 27,000 yun. Hindi namin siya naubos. Meron pang natirang nasa 3,000 pesos. 3,000 plus. So nagpapalit kami nung pagbalik namin dito. Yung $500 na yun, masasarap na yung kinain namin. Hindi kami nagtipid. Nakapamili na rin kami. So kung hindi naman kayo mamimili, hindi naman kayo bibili ng mga damit doon, ng mga konting pasalubong, kung talagang pagkain lang ang hanap nyo at mamasyal-masyal, kahit na $300 to $400 or nasa siguro $15,000 to $20,000, pwedeng-pwede na po iyon sa inyo. Sa dalawang tao na po yun ha, yung $500 po na sinasabi ko ay kami ng dalawa ni Brian. May natira pa nga kami. At ang huling binayaran namin ng pag-uwi namin dito sa Pilipinas ay ang parking fee sa NAIA Terminal 3 Multi-Level Parking. Naka 81 hours kami, 1,035 pesos. So papatak siya na almost 13 pesos per hour. At para all-in na talaga, dahil nung pagdating namin sa NAIA, kumain kami dun eh. Nagtapaking kami, tapos nagkape kami. Pagpalagay na natin na nasa 800 pesos yung ginastos namin dun. Ito namang 800 pesos na to, depende yan sa inyo. Kung kakain ba kayo doon sa airport, pwede rin naman na kung gusto niyo talaga na mas matipid, pwede kayo magbaon ng tinapay, ng cup noodles, ng 3-in-1 coffee, ayan. Meron po doon kuhaan ng tubig, merong warm, hot, tsaka cold. May nakita din ako doon sa isang kuhaan ng tubig, nagpo-provide sila ng paper cups. Pero kung hindi naman, usong-uso naman sa atin, diba, yung mga thermos, yung mga aqua flask, ganyan, kung magdala ka noon, edi doon ka na lang din magtimpla. Pwede naman po magdala ng disposable kutsara, pati na rin ng tinidor. Ang total po ng lahat ng yan ay 52,342.62 para sa dalawang tao na po yan ha. Itong 52,000 na to, depende pa po ito ha kung makakakuha ka ng piso sale, yung sobrang sale na airfare. Ayan, syempre malaking kabawasan yun. May nababasa nga ako yung iba nakukuha nila 5,000 lang round trip, 7,000 round trip. Pagka ganun ang nakuha nyo, malaki ang matitipid nyo. Pag-usapan naman natin ngayon yung sa hand carry. Cebu Pacific po ang sinakyan namin, 7 kilograms free po siya up to 2. Ang dala ko po ay isang maliit na maleta tsaka isang sling bag. Si Bray naman isang backpack na medyo malaki tapos meron din siyang belt bag. Tapos pabalik naman ng Pilipinas, alam nyo maluwag sila dun sa Thailand guys. Meron kaming mga kasabay, ang hawak nila 3, 4, yung iba grabe, ang dami-dami talagang dala. Hindi nila kinikilo at hindi po nila binibilang. Pwede po kayo magdala ng inuman, aqua flask, thermo flask, kahit ano pa yung flask nyo, kahit ano pang thermos yan, basta maliit lang, hawag naman yung super laki, yung parang bago ngayon ng aqua flask, parang ano na siya, parang maliit na timba na siya. Huwag naman ganun. Yung dala ko po ay 32 ounces. Alcohol, pwede rin naman. Meron kaming nakasabit sa bag na 100 ml yung capacity. Laptop, power bank, yung may mga battery, ayan, dapat po yan ay nasa carry-on nyo lang. Tapos pala, sa carry-on namin, meron din po akong dalang umbrella, pamlansya ng buhok. Umbrella ko yung maliit lang ha, yung titiklop, foldable siya. Sa temples naman po, alam na alam niyo na to mga kababaihan, dapat po tayo ay balot na balot. Hindi po pwede makita ang dibdib, ang tuhod, ang tiyan, bawal po yan. Pwede pong magbaon ng mga inumin sa loob. Sa food naman tayo, alam nyo, feeling ko kahit na nagtitipid kayo, nagbabudget kayo, hindi magiging problema ang paghahanap ng masasarap na pagkain dahil masarap po yung mga pagkain nila. Kahit doon sa parang Carinderia style, sa mga food court, sa labas ng mga mall, masarap ang mga pagkain nila. Makikita nyo yan kung napanood nyo yung mga vlogs namin, di ba? Pag kumakain kami sa food court, nagpapaload kami ng 500, ng 300, sobrang sobra pa. Lagi kaming may sukle, lagi po kaming merong nare-refund. At yung pagkain nila, hindi ka lang basta mabubusog, masasatisfy ka. Dahil nga masarap talaga. Yun talaga yung gusto namin ni Brian, ang binalikan namin. Yun kasi yung medyo hindi namin na-enjoy nung nakaraan. Kaya ngayong bumalik kami, sinigurado namin na talagang lahat ng gusto namin kainin, ayan, kainin natin yan. Ngayon naman, sa mga mahilig mag-shopping na kababaihan, katulad ko, yung budget shopping, ayan. Meron po tayo sa Pratunam,
Chato Chop, Platinum. Marami po doon, nagkalat talaga yung mga bilihan ng damit. May nagtatanong kasi saan daw yung pinaka-okay at pinaka-mura. Iba-iba kasi silang tatlo. Unahin natin sa Pratunam. Sa Pratunam, kung gusto mo yung maganda at mura, yun nga lang, wholesale siya. Kunwari, sa isang damit na to, pwede na iba't ibang kulay, pero isang design lang, tatlong piraso, para makuha mo siya ng wholesale. Grabe naman kasi kapag sinabing wholesale, di ba? Kapag ka-wholesale, tatlo kinuha mo, 120 isa. Pero kapag ka-isa lang ang kinuha mo, 220. O, di ba? 100 ang difference. Bilhin mo na lang silang tatlo. Lalo na kung maganda yung design, pili ka lang ng iba't ibang kulay. Kung may balak po kayong mag-online selling, magtinda ng mga damit sa Pratunam, sobrang daming magaganda at mura po. Lalo na kapag ka-wholesale nyo sila kinuha. Sa Chato Chak, mura din siya para sa akin. Yun nga lang, i-check nyo pong maigi yung quality. Kasi meron doon 100 baht lang, pero nung tinignan ko, sobrang nipis niya lang talaga. Pero sa Chato Chak, guys, nakakatuwa dahil napakaraming kakaiba. Magaganda, kakaiba. Alam mo yung doon ko lang nakita. Katulad ng bag na binili namin, yung Burger King na bag, doon ko lang yun nakita. Nakailang ikot kami ng Platinum, nakailang ikot kami ng Pratunam, wala akong nakitang ganun. Doon lang talaga. Yung cute na bag na yun, na Burger King, 350 tsaka 250 yung presyo nun. Pati pagkain, mura sa Chato Chak. Pangatlo sa Platinum. Sa Platinum, ito yung, syempre, mahal. Kasi nga, aircon siya, tapos talagang bongga yung mga, ano, kumbaga, static. Static yung mga shop nila doon. Medyo nasa mahal na side to, pero magaganda rin yung mga damit nila. Parang binili mo na rin yung comfort ng pagsha-shopping mo. Kasi, di ba, syempre, naka-aircon ka, hindi ka mainitan, hindi ka mapapawisan. Ayan, kaya mas mahal siya talaga. Sa tatlong to, favorite ko yung Pratunam talaga. Tapos, first time ko kasi makapunta ng Chato Chak noon. Chato Chak at Platinum. Alam nyo guys, kung napanood nyo yung Chato Chak vlog namin, sobrang ganda nung damit, yung Thailand shirt na inuwi namin. Ang ganda-ganda ng tela. Yung mga napagbigyan ni Bri, tuwang-tuwa kasi parang Uniqlo yung tela niya eh. Ang ganda talaga. Tinuro ko yun doon sa Chato Chak vlog namin. Kung gusto nyo rin i-check out kapag napunta kayong Thailand, ayun, doon siya. Tinuro ko yun doon. Paalala ko lang po na karamihan po ng tops nila doon, yung damit ay free size. Huwag kayong mag-alala kung kayo po ay plus size. Meron namang mga shop na nag-o-offer ng mga plus size na damit. Sa bottoms naman po, yung pambaba, shorts or pants pa yan. Tatlo ang sizes nila, small, medium, large. Ako po, nung nagsukat ako, nagbidida ako doon, 27 po kasi high waist eh. So, sa chan na yon, 27 po ako, medium na ako. At bawal pong magsukat doon. So, kahit na yung naka-display na lang ang available, pwede nyo nang kuhain yun. I-check nyo na lang po siya kasi hindi naman siya nasusukat. So, dapat po alam niyo yung size nyo. Katulad ko, hindi ako sure, di ba, kung ano yung size ko. Nang hiram ako ng medida kay kuya, ayan, nagbidida ako doon. Meron sila mga medida dahil nga po bawal pong magsukat. Sa pagsusuot naman po ng face mask, hindi na po siya mandatory. Ikaw, kung gusto mo magsuot ng mask, pwede naman. Kung ayaw mo, okay lang. Huwag kang magsuot. Pero kapag po kayo ay sasakay ng mga public transportation tulad ng tren, dahil nga 'di ba napupuno talaga siya, siksikan talaga, dikit-dikit talaga kayo, mag-face mask po kayo kapag ganun. At ito na ang last, exchange rate po or forex. Ilang beses ko po ito sa ilang mga vlogs ko, binabanggit ko siya parate. Kapag po peso ang dala nyo, sa atin pa lang, sa NAIA pa lang magpapalit na kayo. Nung umalis kami, 1.5 yung palitan. Pagdating po doon sa Thailand, 2.2 hanggang 2.5. Pero may isang araw na bumaba doon sa ano eh, sa Pratunam, naging 2 pesos na lang kada isang baht. Pero grabe, napakataas pa rin po nun. Sa atin, sa NAIA, 1 baht equals to 1.5 peso. Doon na lang po kayo magpapalit. O kaya pwede rin naman, kunwari meron kayong kakilala na nasa Thailand bago kayo umalis, ipacheck nyo rin doon kung ano ba yung exchange rate nila. Pero kung dollar po ang dala nyo katulad namin, sobrang sulit. Doon kayo magpapalit sa Thailand. Sa airport, sa B floor, sa pinakababa po yun, meron kayo makikita na mga money changer. Tatlo yun ha. Actually, maraming money changer sa airport. Paglabas nyo pa lang, bago pa mag-immigration, meron na. Pagkuha nyo ng baggage, meron na. Papunta kayo ng ARL, meron na. Pero doon po kayo sa B floor, doon sa, diba, dito yung ARL. Kuhaan ng ticket vending machine. Nandito siya sa kabilang side.
doon kayo pumunta. Tatlo yun, tabi-tabi sila. Meron kasi, diba ito yung ARL, meron ditong nag-iisa, huwag kayo doon, napakababa ng palit doon. Punta kayo doon sa pinakadulo, tatlo yun, pare-parehas po sila ng rate, doon kayo magpapalit. Kung hindi nyo ma-imagine yung sinasabi ko ngayon, panoorin nyo po yung isang vlog, yung unang-unang Thailand vlog namin. Pinakita ko po doon kung saan yung maganda ang palitan. Doon po siya sa pinakasulong. Ulitin po natin, kapag ka peso ang dala nyo, dito na po kayo sa atin. Magpapalit sa NIA, after ng check-in, meron po doong dalawang palitan. Parehas lang po sila ng rate. Kapag naman po dollar ang dala nyo, pwede na po doon sa island mismo. Sa airport po, meron palitan sa pinakababa, sa B floor. Tatlo yon magkakatabi, pare-pare sila ng rates. Magpapalit lang po kayo ng konti, para lang meron kayong pera, pangkain, papunta doon sa hotel nyo. Kasi for sure, kung katulad namin sa Pratunam area kayo, marami pa doon na money changer. Marami po mas mataas ang rate. Pero kung merong super rich na money changer, doon po kayo, yun po ang piliin nyo. Ayan, tapos na po. Sorry ha, napakahaba ng video na to. Gusto ko kasi sabihin sa inyo lahat. Yung lahat ng alam ko na kapaki-pakinabang sa travel nyo. Ayan. Panoorin nyo po ang 9 parts na Thailand vlogs namin. Sigurado na hindi po masasayang ang oras nyo. Kada video po ay siksik sa information. That's all for today. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe nyo na po kami, Team Castle Vlogs. Meron din po kaming Facebook, pati na rin TikTok. At maichika ko lang po sa inyo, ang next travel po natin ay sa Taiwan sa darating na March. So, alam nyo na, sa mga may balak din pong mag-Taiwan dyan, antayin nyo po yung vlogs namin. Bye!